So what's up sa inyo mga kabidyab? So marami nagtatanong sa akin, marami nagko-comment dito sa mismong mga video natin dito sa YouTube na kung okay lang daw ba maglagay ng mataas na speed ng RD sa mababang speed na cogs. So example mga kabidyab, kung maglalagay ka ng 10 speed na RD sa 7 speed na cogs. So ganun yung mga karaniwan tinatanong sa akin. Gagawin ko tong video na ito mga kabidyab para malaman nyo ng mabuti or ma-share ko yung nalalaman ko about sa ganito. Kasi dahil yung isang bike ko, naka-setup siya na ganun. So, bali yung RD niya ay 8 speed pero 7 speed naman yung cogs ko. Yan, pagka ganun yung ginawa natin, setup natin sa mismong drivetrain natin na magkaiba yung RD dun sa mismong cog, kailangan din natin iset ng tama yung mismong limiter natin dun sa mismong RD. So, yung limiter mga kabidyab, yun yung ginagamit para hindi ka malaglagan ng kadena or mag-overlaps yung kadena. So, pagka ganun, pwede kang masiraan or pwedeng matanggal lang ang spokes or maparbol ka, masemplang ka at madami pang iba. So ito yung RD ko mga kabidyab, to Acera yung RD ko, Shimano, tapos Shimano din yung cogs ko na 7 speed na cassette type. So para sa akin mga kabidyab, pwede kang maglagay ng kahit ilang speed na RD, wag lang yung kulang siya mismo dun sa mismong cogs. Halimbawa, naglagay ka ng 10 speed na RD pero 11 speed naman yung cogs mo. So pagka ganun, hindi mo yung magagawa ng paraan, hindi mo siya kayang paabukutin dun sa pinaka low gear, itong pinaka malaki na ring kung ganun yun or kumbitin. So may kasabi na tayo na okay na magsobra, wag lang kulang. So ganito itong RD, kahit 9 speed yan, maging compatible yan kahit 8 speed lang yung mismong cogs mo. Kahit 7 speed pa yun or 6 speed, hindi ka rin magkakaroon ng issue kasi mas lamang yung RD dito sa cogs. Kung magkulang to, hindi mo magagamit yung isa dun sa cogs mo or kung dalawa yung nalaktawan mo na kulang. So pagka sobra, pwede namang idaan yan sa limiter. Basta okay yung shifter mo, so yung kung tugma yung shifter mo dito sa RD, okay yung kung 8 speed yung shifter mo, 8 speed yung RD, so yun, pwede, hindi ka rin magkakaroon ng problema. So nasabi ko na mga kabidyab about dun sa RD at sa mismong cogs yung pagiging compatibility nila. So nasabi ko na din na pwede namang maglagay ng mataas na speed ng RD sa mababang speed na cogs. So ang mahirap lang yung maglagay ka ng mataas na speed ng cogs at mababang speed ng RD. Pagka ganun nga, sabi ko kanina na walang chance yun kahit gawin mo na yung dapat mong gawin kasi dahil yun lang yung limit ng mismong RD. So ngayon naman, punta naman tayo dun sa mismong limiter ng RD natin. So hindi natin magagawa or magkakaroon tayo ng problema pagka hindi natin na-set ng tama yung mismong limiter natin ng RD. So bakit? Yung RD natin mga kabidyab, meron yung high limit tsaka low limit. So yun yung tinatawag na limiter screw. So yun yung kailangan natin i-set up para maayos natin yung paglaglag ng kadena sa baba at saka sa taas. 8 speed yung aking RD tapos 7 speed lang yung cogs ko. So kahit naman mga kabidyab na same pa rin yung RD mo na 7 speed, same 7 speed na cogs, so may chance pa rin yun na malaglag kung hindi nakaset ng tama yung mismong limiter screw natin. So ngayon mapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko pagka nagsaset ng limiter screw ng RD. So ganito mga kabidyab, pagka hindi mo naset ang tama yung limiter screw mo, so susubukan kong pedalin tong bike ko at pakitin natin sa pinaka mataas na ring. Tignan natin kung lalagpas siya dito. So pipedalin ko mga kabidyab para makita nyo. Kung mapansin nyo dito sa RD natin, makikita nyo yung dalawang screw na yan na tornilyo. So kung mapansin nyo dyan, nakita nyo dito sa taas, yun yung high tsaka yun sa baba yung low. So, yung high, ginagamit yun sa pinaka maliit na teeth ng mismong cogs. Tapos yung low naman, ito naman yan. Ito naman low, yung nasa babang yan, ginagamit yan para dun sa malaking ring ng cogs natin or pinakamalambot. So ito mga kabidyab, nalagay ko na sa pinakamataas na
na rin yung mismong kadena natin. So, ngayon, checkin naman natin kung napipindot ba itong mismong RD natin. So, tingnan natin. At tingnan natin kung gumagalaw din ba yung mismong RD natin. Yung mga bijab, di ba nga, sabi ko sa inyo kanina, 8 speed yung mismong RD ko, tapos 7 speed lang yung cogs ko. So, itong shifter ko ay 8 speed din. So, ibig sabihin, napipisa pa siya. Ito yung pinakapang 8 na last na speed ng RD. So, meaning, kaya lumalabas yung kadena natin. So, dahil 7 speed lang. So, may isa na nakakalabas. So, may nakakalusot. So, ngayon, so, tingnan natin yung RD kung gumagalaw siya. So, yan, pipisain ko. Ayun. So, ito yung dahilan kung bakit lumalagpas yung kadena natin dun sa pinakamalaki. So, ngayon, punta naman tayo dun sa, balik tayo dun sa mismong limiter ng RD. So, hayaan lang natin nasa taas yung mismong kadena natin. So, since kanina, so, napipisa pa natin siya. Pero ngayon, ang gagawin lang natin dyan para hindi na siya lumagpas dun, para hindi na natin siya mapisa dito, para maset na siya sa 7 na speed. Ang gagawin natin, yung mismong low, yung tornilyo sa baba, yung pipihitin natin na pa-clockwise. So, ibig sabihin, ihigpitan natin. So, kaya lumalabas yan dahil yung limiter natin na L na sign, yung low, ay medyo maluwag. Kaya, ang tendency, pagka nakiklik natin yung shifter or napapasobra tayo, nadidiinan natin, ay lalabas talaga yung adena kasi parang yung mismong limiter na screw, yun yung pumipigil dito sa RD para pumunta siya doon or para mapisa natin. So, halimbawa, ito yung pinaka-limiter natin na screw na nakalagay dito sa RD. So, parang ito yung pinakakawit ng RD. So, pagka ganito kalayo yung gap ng screw dito sa parang pinakakanto ng RD, pagka pinisa natin yung pinaka-last shift, kaya lumalagpas, ay ganyan. Gumaganyan lang siya. So, gagawin natin para hindi na siya mapisa, itong screw na to, na yung low na screw limiter, pipihitin natin siya para lumapit siya dun sa kanto na yon. So, pag pinisa natin yung shifter, hindi na siya mapipisa. So, ganun yung mechanism nitong RD dun sa loob. Yung high limiter mga kabejab ay dito naman sa baba para hindi lumaglag yung kadena dito. Bigo na din sa inyo yung about dito sa high limiter para alam nyo na din, para hindi lumaglag yung kadena dito sa baba. So, ito yung low na sa baba. Ayan. Nakalagay dito L, tapos H naman yung ito. Ito yung high gear. Ito yung dito sa baba. Ito yung kailangan natin, yung low. So, higpitan natin para, sabi ko kanina, para lumapit. So, huwag nyo ibababa yung chain. Hayaan nyo lang na sa pinaka malambot siya, dun sa pinaka high. So, higpitan lang natin. Huwag nyo yung todong higpitan. Tingnan nyo lang pagka medyo parang tumigas na siya. Ibig sabihin, kumalang na siya dun sa kanto ng RD. So, pwede nyo naman silipin yung kalangan. So, hindi ko lang mapatasin nyo kasi masyadong madilim dun sa dito sa noon. Hindi natin ma-visual. Balik tayo dun sa shifter. Pisay naman natin ulit. Tingnan natin kung mapipisa pa natin or gagalaw pa tong RD. So, try kong pisayin mga bijab kung madidiin pa natin. So, yan. Kung mapansin nyo, dinidiin ko, hindi na siya tumutunog. So, hindi na siya nagsiship sa pinaka 8 or pinaka last na ship. Tignan naman natin yung RD kung gumagalaw. So, yan. Dinidiinan ko na yung pagpisa ng shifter natin. So, hindi ko lang ano, baka masira. So, yan. Hindi na siya gumagalaw. So, pagka ganyan, okay na mga bijab. Wala na siyang tendency na lumagpas dun sa mismong pinakamalaking ring natin. So, dahil naset na natin yung pinakalimit ng RD, subukan ko namang iship siya ulit pataas. Baba muna natin yung kadena. So, ngayon mga bijab, try ko namang iship siya ulit pataas. Tingnan natin kung lalagpas ba siya dun sa mismong pinakamalaki, kung mahuhulog ba ulit siya. So, ayan, kung makikita nyo, hindi na siya napipisa. Wala na, hindi na siya nalalaglag. Balik natin ulit. Pinipisa ko yung shifter na pang 8.
So, hindi na siya napipisa. So, yan mga kabay job, ganun lang siya kadali. So, doon naman mga kabay job sa paglaglag ng kadena naman sa baba, doon sa mismong high gear natin or pinakamaliit na tit ng kags natin. So, same process lang din naman nung ginawa natin kanina, ganun na ganun lang din. Kaya hindi ko na pinakita sa inyo, pag malawag yung high limit screw natin, nalalaglag naman yung kadena natin sa baba or lumalagpas siya. Masabit siya doon sa mismong frame. So, checkin nyo, subukan yung higpitan. Tignan nyo kung magkakaroon ba ng improvement or hindi na ba malalaglag. So, at kung nalaglag pa yung kadena mo doon sa pinakamataas or pinakamalaki, so, kung ginawa mo na yung process na ginawa ko, nalalaglag pa rin yung kadena mo, kahit hinigpitan mo na yung low limit screw, nalaglag pa rin. So, checkin, baka merong iba kayong issue mga kabay dyan. So, checkin mo na din yung mismo RD hanger mo, yung pinag-aabitan ng RD. Or, checkin mo na din yung mismo RD mo, baka baloktot. Same din sa mismong high gear natin or high limit screw. Mga kabay dyan, bago tayo matapos, so, na-reach na pala natin yung 1,000 subscribers. So, maraming salamat sa mga kabay dyan natin na patuloy na sumusuporta dito sa channel at sa mga susuporta pa. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat sa pag tiwala. Ngayon, wala muna tayong paraffle. So, kung nabasa nyo yung post ko sa community, so, wala muna tayong raffle ngayon. So, since kasi yung budget natin is nagagamit natin sa mahalaga na pangangailangan mga kabay job. So, pinapangako ko naman sa inyo sa mga susunod, magpo-post ako or gagawa sa mga video ko, i-announce ko kung ano ba yung ipaparaffle natin pagka nagkaroon na tayo ng sapat na budget. So, comment mo naman dito sa video na to kung gusto mo ma-shoutout kita sa next upload natin. So, yun lang mga kabay job, paki-like naman itong video kung nagustuhan mo. Paki-comment na din sa baba yung mga topic na pwede natin i-content. Mag-subscribe ka na din at paki-click yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Salamat sa panonood and this is your The Bike Job.